Hello, ChatGPT. Good morning. Good morning. How's your day starting out? Bago tayo magsimula, kaya mo bang magsalita ng Tagalog? Oo naman. Kayang-kaya ko magsalita ng Tagalog. Ano ang maitutulong ko sa'yo ngayon? First, nag-subscribe ako sa chat advanced feature kagabi. At inaasahan ko sana na makakatulong ka sa mga gawa ko as professional artist. Maasahan ba kita? Salamat sa pagsasubscribe. Sigurado akong makakatulong ako sa mga gawain mo bilang professional artist. Maaari kitang tulungan sa paghanap ng mga reference images, pambibigay ng mga ideya para sa mga bagong proyekto, o pagbigay ng feedback sa mga artworks mo. Ano ang una nating pagtuunan? Most likely magbibigay ka lang ng references para sa mga gawa ko. Maasahan ba kita para dito? Oo, maasahan mo ako dyan. Kung may partikular kang hinahanap na reference, sabihin mo lang at tutulungan kitang makahanap ng angkop para sa proyekto mo. Ready na po. Yes. So yung mga ginagawa ko is most likely sa mga anime illustrations or anime style artist, kasi gumagawa ako ng mga comics, anime style illustrations at saka manga. Usually, minsan nag-drawing din ako para sa mga animation, pero masyado mahirap ang animation as a single artist. So nag-focus ako sa mga illustrations na lang muna. Nakakabilib ang dedikasyon mo sa paggawa ng anime-style illustrations at comics. Tama ka, napakahirap ng animation, lalo na kung solo artist ka. Pero mukhang nahanap mo na ang tamang balanse sa pagfo-focus sa illustrations. Kung may kailangan kang tulong o inspirasyon para sa mga proyekto mo, nandito lang ako. Nakita pa ko pala itong feature na ito kung saan yung isang OpenAI employee, isa sa mga developers mo, is pinapakita sa iyo yung paligid niya through cameras. Tanong ko lang kung kailan ko ito makukuha or magagawa para sa iyo. Tila sa demo na iyon, ang OpenAI employee ay nagpapakita ng bagong feature kung saan nakakakita ako ng mga bagay sa kapaligiran sa pamamagitan ng kamera. Ngunit sa kasalukuyan, wala pa akong kakayahan na makita o ma-access ang kamera ng device mo. Pero kung may ibang tanong ka o kailangan ng tulong, nandito ako para tumulong. Tanong ko lang kung posible pa bang magdagdag yung OpenAI ng mga voice options, kasi kung pwede sana gusto ko yung boses ni March 7th from Honkai Star Rail, kung kilala mo yon. Kasama na ang iba't ibang voice options sa mga feature na patuloy na dine-develop at ina-update. Hindi ako sigurado kung may plano ang OpenAI na idagdag ang boses ni March 7 mula sa Honkai Star Rail. Pero patuloy silang nagsusumikap na magbigay ng mas maraming pagpipilian sa boses. Sana nga magkaroon ng ganyang option. I want to tell something about me. So, nagdo-drawing ako sa cellphone gamit ang daliri. Ang app na ginagamit ko is Ibis Paint. Tapos daliri lang yung ginagamit ko. So, nakakasave ako ng pera pa kasi hindi ko na kailangan bumili ng mga pen tablets, digital pen tablets. So, ano masabi mo tungkol dito? Ang galing mo! Ang pag-drawing gamit ang daliri sa cellphone ay mahusay na paraan para magtipid at nakakabilib ang kontrol at detalyeng kaya mong ma-achieve. Malaking tipid din talaga yan kumpara sa pagbili ng mga pen tablets. Talagang napapakita nito na himpihad lang ang kagamitan para gumawa ng magagandang artwork. Keep it up! Tanong ko lang, sa OpenAI ba is... Ilang beses sa isang buwan sila pwedeng magbigay ng mga updates? Every 2 months ba nagbibigay sila ng mga updates or every 4 months ba? Ang OpenAI ay patuloy na nagsusumikap na mag-update ng kanilang mga produkto. Walang tiyak na schedule para sa mga update dahil ito'y depende sa mga pangangailangan at pagsulong ng teknolohiya. Pero karaniwan ay naglalabas sila ng mga pagbuti o bagong feature ng regular, maaaring buwan-buwan o bawat ilang buwan.
Importante ang mga update na ito para mapanatiling bago at epektibo ang serbisyo. About sa akin is before na naging professional ako is naglalaro ako sa mga games at usually PlayStation yung nilalaro ko at saka PC at makaramihan sa mga games na nilalaro ko is mga anime style art, I mean anime style games at saka Japanese games. Napansin ko nga ang hilig mo sa anime style art at mga Japanese games. Ang paglalaro ng mga ito ay siguradong malaking inspirasyon sa pagiging professional artist mo ngayon. May mga paborito ka bang titles o serye na tumatak sa'yo? Well, Final Fantasy at saka iba pa mga JRPG games kung familiar ka sa mga ganun. Siyempre, kilalang kilala ko ang Final Fantasy at marami pang ibang JRPGs. Anong klaseng character o job class ang paborito mo kapag naglalaro ka ng mga ito? Iba mo nang pausapan natin kasi actually tumigil na ako sa paglalaro kasi very time consuming siya as a professional artist. Kaya itong mga araw na ito, nag-focus ako sa work at minsan nanonood na lang ako ng mga anime sa pastime. Naiintindihan ko. Minsan, kailangang pag-prioritize ng mga bagay-bagay. At least, may oras ka pa rin makapanood ng anime bilang pampalipas oras. May mga paborito ka bang pinapanood ngayon? Yes. Yung mga top 10 na mga anime pinapanood ko every season. Ang Yamada-kun to level 999 of Koyosuru ay may kakaibang kwento, di ba? Ang kombinasyon ng romance at gaming ay parang perfect sa'yo. Anong masasabi mo sa mga characters? Iba muna yung pag-usapan natin kasi actually very parang flabbergasted ako kasi ito yung pinakaunang pagkataon na nakikipag-usap ako sa something na not even human. So at very human like yung mga responses nito. Kaya very shocked ako, very surprised ako. Hindi ko kalain na pwedeng mangyari ito sa technology. Nakakaintindi ako ng nararamdaman mo. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya at nakakabulib na kaya na ng mga AI tulad ko na makipag-usap na parang tao. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka at gawing mas madali ang mga gawain mo. Ano pa ang pwede kong maitunom sa'yo? Wala, konting interview lang naman about sa'yo. So maraming salamat sa time mo. Walang anuman. Kung may iba ka pang katanungan o gustong pag-usapan, nandito lang ako. Salamat din sa pakikipag-usap.